ayun, today's vlog, nag-ano tayo, chinchill tayo ng Aerox natin. Yung ano, limited edition. So, ayun, chinchill natin siya. So, pangalawang chinchill na. So, gano'n nga ba kaganda ang Motul? So, Motul baka naman. So, 3,000 km, mag-chinchill ako. So, eto na siya ngayon. Ang itim na, di ba? 3,000 km. So, pata mag-chinchill tayo, dapat. Wala pang, ano, 3K or wala pang ito 1.5 ay wala pang 3K or 4,000 km i-change yun na siya, huwag nilang paabuti ng ano na 5,000, no? Baka ano, baka masigilang makina nyo, matuyuan kayo ng langis. So ay nag-ano lang ako ng langis, nag-drain lang. Ilalagay ko ulit yung etong ano scooter Motul. Ito yung may barcode, so na-scan ko na yan. Okay na yan, so change yun tayo. Naka-drain ko na siya. Then, ito yung 100ml, magbabawas tayo ng 100ml, lalagay natin dito. Tapos yung matitira, yun ay sasali natin doon kasi 800, bali 900ml lang yung lalagay natin. 1 litro kasi yun eh. So, yun, hintayin lang. So, ayun guys, ganito kaitim yung Motul, ano, scooter, semi-centric, 3,000 km. Ayun siya kaitim. So, kaso natapon. Kasi, naano na aso. Pedali. So, ganyan siya. Ganyan kay team, man. Pagka 3,000 km. Marami to kanina. Tapon lang ngayon, oh. Danggi ng aso. Pakbuhan kasi. Ayan siya. So, dito naman. Gear oil. Kahit kayo nalang mag-change oil, madali rin naman. Ano nyo lang. Pangat. Lapag niya na. Okay. Palala ko lang. Huwag niyo iwawala itong nut. Ito yung flat washer. Ha. Importante yung flat washer. Malinis pa yung gear oil ko. Importante dyan yung flat washer. Ayan, huwag mawala. Nawala yan, possible na may tumagas. Natin muna. So, ayan guys, nasali na natin. Sinalin ko na. So, naghiwalay ako ng 100ml. Ayun siya. Bali, 900ml lang dapat ang ilalagay nyo dito. Huwag nyo susobrahan. Kasi pag sinobrahan nyo, diretso yan dun sa may air filter. Maglalangis yun. Hindi po? Hindi po. Naganap po siya ng isang ano, 100ml. Ayan. Huwag na huwag niyong sosobrahan yan. Kasi sabi nila maganda daw. Hindi, bali yun. Huwag sila magmarunong sa engineer. Paano yung nakalagay yun na sundin. Kasi pupunta yan sa air filter. Kakalat yan doon. Maglalangis-langis. So dito naman, ilalagay naman natin tong gear oil. Aray. Kailangan ko ng plies. So ito. Ano ko na. Ay. Tigis naman. Higpit. Saglit. Dalawa kasi hawa ko eh. Okay na siya. Alisin ang cap. So huwag nung kakalimutan yung rubber naman dito. Sa cap. Yung sa isa, flat washer. Yung pagka-chinchill kaya yung ano nyo, yung bolt. Ingatan nyo yung bolt, yung washer, yung rubber. Kaya na importante kasi pagka isa nakalimutan mo dyan, matik, leak na ang kasunod nyan. Iwasan nyo magka-leak yung makina nyo, no?
Mahirap pag may leak. Ibiyahe ka, paubos ng paubos yung langis mo. Mag-o-overheat. Ano nang kasunod? Baba makina. Yung kasunod nun. Wala kasi akong phone holder eh, nasa taas eh. Tamad na naman ako umakyat. Ayan, okay na siya. I-ano nyo lang dito, ayan. Ayan na siya, salin ko siya. Ayan. At ipatawad nyo na lang ng ganyan, tapos pisil-pisilin nyo. Okay. $100 yan. Yung isa, ano, B1. 150 ml. Huwag kayong magmarunong, ha. Huwag kayong marunong. Basta yung B2 natin, 100 ml lang yan. B1, 150 ml. Ako, di rin naman ako marunong. Basta nakikinig lang ako dun sa instruction. Kaysa naman may masira, di ba? Gastos pa. Bisa makatipid, gastos ka pa. Wala na yata. So yan, okay na. Takpan na natin. Ayan, takpan ko na. Okay sir, paalala lang, huwag niyong kakalimutan yung mga rubber, flat washer yan. Likang abot nyo dyan. Isang parts lang mawala, magkukusta ng malaking damage. I mean, malaking gastos, ba? Oh, hindi ko siya may pasok. No? So meaning, may hawak akong cellphone. Dulas eh. Parang langis yung kamay ko eh. Ito nyo na siyang higpitan ng masyado, ano? Kamayin nyo na lang, ganyan, no? Tapos konting pihit. Sabi nga ni Boss Caligulista, konting ngwe. Oh, okay na yan. Pihit pa kaliwa. At konting ngiwi. Okay na yan. So, ayan. Naisalin na rin natin yung langis dito eh. At may ganito kayo, no? Budo. Mahaba yan. Meron ito. Sa Lazada. So, ngayon, compare natin yung... Kasi, ang ginagawa ko para... Kasi, diba, 1 liter siya. 1 liter... 1 liter, magsalin kayo dito ng 100 ml. Kasi 100 ml to. And then yung 900 ml, isalin nyo na dun. Kasi 900 ml yan. Ito, 100 ml. Ayan, 100 ml. Diyan ko nilalagay. So, ito, pagkumpara naman natin yung langis ng... Ay, ito yung bago, di ba? Bago natin i-change ulit. Ito siya. After 3,000 kilometer, eto na siya. So, ayan, ang ganda ng kaibahan, di ba? So, eto yung kalalagay mo lang, eto yung 3,000 kilometer. Na? 3,000 kilometer, ganyan na siya kay team. So, pwede pa nga siya eh. Kung di lang natapon kanina, mas makikita nyo, madami pa yan. 3,000. So, ayan. Papaanda rin ko na siya. So ayan, paanda rin natin para ma-reset na. Ano pa?
So, ayan na siya. So, i-reset muna natin. Ano nyo lang, diinan nyo lang to. Dapat nandito yung nakatapat sa oil and then trip. Oil and then trip. Tapos, diinan nyo lang to. Ayan, diinan nyo lang. Dininan ko na at magbabalik. Dinin nyo lang ulit. Okay, zero na siya. Balik na sa zero, no? Nag-change oil ako ng 500 km yung unang change oil ko. And then nakita nyo kanina, nasa 2K, diba? 2. So, anong nangyari kasi, no? Na-reset to ng kapatid ko nang hindi sinasadya. Nakaka 1,000 km na siya. Ay, nakaka 500 km na nung na-change oil ko. And then, nag-back to zero. So, 2 plus 500. So, magti-3,000 na talaga siya, no? So, ngayon, panda rin naman natin. Okay. Panda rin lang natin siya within 5 minutes. Ayun nga pala, natapon na langis kanina, no? Nadali ng mga aso. Ayun, pinapanabas ko na lang eh. So, good rain tayo ng tama. So, okay na siya. Check nyo lang yung ilalim. Kung may leak. So far, wala namang leak. Wala na, wala tayo nakalimutan. May rubber, may washer. Sa kabila. Wala. Ay, may ano siya. Ito yung kanina, hindi ko napunasan. Kasi pagka mag-ano ka, babalik mo yung flat washer tsaka yung bolt. Pipigayin niya yung mga natira pang drain, lalabas dito. O, ayan. Check na lang natin ulit mamaya.